Lumuhod po tayo. Litanya ng pasasalamat matapos ang pandemya ng COVID. Tumulog tayo sa Panginoon na siyang nagpapanibago sa lahat para sa lahat ng biyaya at pagpapalang tinanggap natin habang panahon ng pandemya ng COVID. Sa bawat panalangin, ang ating itutugon, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Para sa pagpapaalala sa atin ng kawalang katiyakan ng buhay, sa pagsasanggalang sa atin noong mga panahong walang nais magpatuloy sa atin, at sa pagtuturo sa atin ng mga bagay na tunay na mahalaga, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa pagkakataong tayo ay nagkaisa sa pananampalataya at pagmamahalan, sa kabila ng pagkakalayo-layo na ipinataw sa atin ang karamdaman, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa mga bayaning bukas palad na nagabot sa atin ng tulong, pang-agham, panlipunan, at pang-espiritual sa kabila ng panganib na maaaring dulot nito sa kanilang buhay, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa biyaya ng mga bagong tuklas na gamot at bakunang pamuksa sa virus, at para sa biyaya ng likas na immunity laban sa sakit, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa biyaya ng presensya noong panahong tayo'y nangangamba at nababalisa, nalulumbay at naiinip sa gitna ng pandemya, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hindi lingid sa iyong kaalaman ang laman ng aming isipan. Bawat patak ng aming luha ay iyong pinahahalagahan. Nababatid mo ang lahat ng aming kagalakan. Nakipanahan ka sa mundo naming batbat ng sakit, dusa at kamatayan. At ang mga takot na kinakaharap namin ay iyong nauunawaan. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa iyong mapagpalang pag-ibig at kasagsagan ng pandemya ng COVID. Katulad noong pagtangis mo sa kamatayan ni Lazaro, dulutan mo ng buhay na walang hanggan ng mga pumanaw dahil sa coronavirus. Ang aming mga pangamba ay pinalitan mo ng ligaya, kaya nag-uumapaw ang aming puso sa pagpupuri at pasasalamat sa iyo. Sa iyo ang lahat ng kadakilaan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maria, saklolo ng mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. Tumayo po tayo. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakwan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit, sa Diyos na sa inyo'y lumikha.
kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sandinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Si Noe at ang kanyang mga anak ay pinagpala ng Diyos. Magkaroon kayo ng maraming anak at kalatan ninyo ang buong daigdig. Matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, pati mga ibon, ang lahat ng gumagapang sa lupa at ang mga isda. Ang lahat ng ito ay inilalagay ko sa ilalim ng iyong kapangyarihan. Ibinibigay ko sa inyo ang mga hayop at mga halamang luntian upang maging pagkain ninyo. Isang bagay lamang ang hindi ninyo makakain, ang karning hindi inalisan ng dugo na siyang sagisag ng buhay. Papatayin ang sinumang papatay sa inyo, maging ito'y hayop. Sisingilin ko ang sinumang taong papatay ng kanyang kapwa. Sinumang pumatay ng kanyang kapwa ay buhay ang bayad sa kanyang ginawa, sapagkat ang tao'y nilalang, nilikha, ayon sa larawan ng Diyos na dakila. Magkaroon nga kayo ng maraming anak upang kalatan nila ang buong daigdig. Sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak, ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak. Ngayon din, sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo, mga ibon, maaamot, maiilap na hayop na kasama ninyo sa daong. Ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo. Kailan may, hindi ko na lilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala nang baha na gugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos,
Ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ang lahat ng bansa sa poon ay takot, maging hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Siyon, ika'y mahahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin, di mo tatanggihan ang kanilang daing. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ito'y matititik upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, o poon, ay papupurihan. Mula sa itaas, luklukan mong banal. Ang lahat sa lupay, iyong minamasdan. Iyong dinirinig ang pagtataghuyan ng mga bilanggong ang hatol ay bitay upang palayain sa hirap na taglay. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. At ang mga anak ng iyong mga lingkod, mamumuhay namang panatag ang loob. Magiging matatag ang kanilang angkan, sa pag-iingat mo sila ay tatagal. Anupat ang iyong ngalay mahahayag sa Siyon o poon, ika'y ibabansag. Pag ang mga bansa ay nagsasama-sama sa banal na lunsod upang magsisamba. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Tumayo po tayo. Espiritu mong bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus kasama ng kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayon ng Cesarea, sakop ni Filipo. Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kaniyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi na ba ng iba, si Elias kayo? At may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo?" "Sino ako?" tanong niya. "Kayo ang Kristo,"
Tugon ni Pedro, huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako. Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Siya'y itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at mga eskriba, at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila, kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Jesus sa kaniyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro, lumayo ka, Satanas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Nawa ang Ebanghelyo ngayon ang ating maging gabay sa araw ng ating paglalakbay ngayon. Kung inyo pong mapapansin, lahat ng lugar na pinupuntahan ni Jesus ay may kaugnayan sa kaniyang misyon o gawain. Lahat ng mga places kung saan siya ay pumupunta ay mayroong kahulugan sa kaniyang misyon o sa kaniyang public ministry. Halimbawa po, sa lawa ng Galilea, kung saan una niyang tinawag ang apat sa unang mga alagad niya. At ano ang sabi niya sa mga alagad na ito? Sumunod kayo sa akin, gagawin ko kayong mamamalakaya ng tao. Dagat, lawa, may lambat, may bangka. Kaya ang bangka ay sumasagisag sa simbahan naglalakbay. At ang lambat at ang isdang kanilang nahuli ay pagpapakita ni Jesus kung ano ang magiging papel ng mga alagad na kaniyang tinawag. Lawa ng Galilea, lugar kung saan tinawag ni Jesus ang kaniyang mga unang alagad. Halimbawa pa rin nang pumunta siya sa Betania na tinatawag nating a place of friendship kung saan ang kaniyang kaibigang si Maria at si Marta na nag-asikaso sa kaniya na si Marta at si Maria naman ay nakinig sa kaniya. Isama na natin yung kanilang kapatid na si Lazaro. Kung saan sinabi ni Jesus kay Marta na pinili ni Maria ang pinakamahalagang bagay. Ano yun? Ang makinig sa kaniya. Pagpunta naman niya sa Jericho, meron siyang pinagaling na bulag ng dalawang beses upang ipakita ang katotohanan ng kaniyang misyon na hindi pa naunawaan ng kaniyang mga alagad kung bakit kailangan niyang magbata o maghirap sa kaniyang buhay. Sa Ebanghelyo ngayon, bakit kailangan pa nilang pumunta ng Cesarea Filippo na 25 miles away from Galilee? Ba't kailangan pa nilang maglakbay sa isang lugar na hindi kilala ang Diyos, sa isang pagan place? Bakit kailangan Cesarea Philippi o Cesarea Filippo?
sapagkat ang lugar na ito ay may kaugnayan sa pagtatatag ni Jesus ng kaniyang simbahan. At sa kaniyang pagtatatag ng simbahang ito, ay ipinakilala niya ang kaniyang sarili. Dahil historically, ang Caesarea Philippi and geographically ay nakapwesto sa isang mataas na lugar at ito ay binubuo ng malalaking bato at matitibay na pundasyon. Kaya nga dito nagpakilala si Jesus. Kayo ang Kristo, tugon ni Pedro. Sa ganitong sitwasyon at sa ganitong pagkakataon, ipinakilala na ni Jesus kung sino siya sa kaniyang mga alagad. Kaya nga natapos yung haka-haka kung sino siya. Definitely, hindi siya si Juan Bautista. Hindi siya si Elias. Hindi siya isang propeta. Siya ang Kristo. Ang Kristo meaning the anointed one, the Messiah na maghahatid sa kanila sa kaligtasan. Kaya nga nung sinabi ni Pedrong, kayo po ang Kristo. Jesus affirmed na huwag niyong ipagsasabi kanino man kung sino ako. Bakit? Dahil hindi pa mauunawaan ng iba ang tunay na pakay ni Jesus. Kaya nung sinabi ni Jesus ang unang propesiya ng kaniyang paghihirap, si Pedro ay pinagwikaan niyang lumayo ka, Satanas. Dahil hindi matanggap ni Pedro na ang Mesiyas na kanilang kinikilala ay magbabata ng hirap at itatakwil ng marami matatanda, eskriba at mga saserdote at ipapapatay. Sinabi niya na ito ang kaniyang magiging wakas. Pero ayaw tanggapin ni Pedro, kaya sinabihan siya ni Jesus na lumayo ka, Satanas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Nangangahulugang nakaplano ang kaligtasan ng tao na si Jesus bilang Diyos ang siyang tutubos sa kasalanan ng tao. Napakahirap kung ating iisipin na nakikita mo na ang iyong kinabukasan o mangyayari sa iyo at ito hindi nauunawaan ng iba. Kaya nga ang mga bagay na hindi nauunawaan at hindi ayon sa Diyos, tinawag ni Jesus na Satanas. Sa ating buhay, maaari din tayong magtanong, sino ba si Jesus sa akin? Ano ang pagkakakilala ko kay Jesus? Ano ang relasyon ko sa poong Jesus Nazareno? Papaano ko siya ipapakilala sa iba? Ang aking bang kaisipan ay kaisipan ng Diyos o kaisipan ko lang? Mga tanong na dinadala tayo sa katotohanan ng Ebanghelyo. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tinatanong tayo ngayon ng poong Jesus Nazareno sa araw na ito. Natapos niya nang tanungin ang kaniyang mga alagad. Bumabaling naman siya ngayon sa ating. At kayo, sino naman ako sa inyo? Iniiwanan ng Ebanghelyo ang tanong na ito.
upang ating makita at makilala ang tunay na tagapagligtas. Saan po ang inyong Caesarea Philippi? Saang lugar ninyo kayang sabihin, kayo po ang Kristo, kayo po ang Diyos na makapangyarihan, kayo po ang kaligtasan. Ang simbahan natin ay simbahan ng himala, simbahan ng biyaya at awa, simbahan ng pagpapatawad. Sana makita natin si Jesus bilang Kristo, tagapagligtas, na anuman ang ating gawin sa buhay, wala tayong magagawa kung tayo ay hiwalay sa Kanya. Sana saan man tayo magpunta, dalhin tayo ng ebanghelyo ng katapangan ni Pedro na ideklarang kayo po ang Kristo. Ito ngayon ang ating bagong Caesarea Philippi. Ito ngayon ang lugar na kung saan si Kristo ay nagpapakita sa atin. Ang poong Jesus na Nazareno ay nagbubukas ng kaniyang puso sa lahat upang ating ideklara kanino man, saan man at anumang panahon, na kayo po ang Kristo, ang aming tagapagligtas. Sa ating paglalakbay ngayon, dalhin natin ang mensahe ng Ebanghelyo na sana sa ating buhay, manguna ang Diyos sa lahat ng bagay. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo po tayo. Minamahal kong mga kapatid, sa ating pagtitipon upang ipagdiwa ang misteryo ng ating kaligtasan, bumaling tayo ng may pananalig sa Diyos Ama at hilingin ang kaniyang awa. Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay. Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay. Ang Santo Papa, naway mapanatili ang simbahan sa pananampalataya ni San Pedro. Manalangin tayo. Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay. Ang lahat ng mga Kristiyano naway makasunod sa yapak ni Kristo sa pamamagitan ng pagtanggap ng kanilang krus araw-araw. Manalangin tayo. Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay. Ang mga nabibigatan at nahihirapan sa pagpapasa ng kanilang krus naway makatagpo kay Kristo ng lakas at kaginhawahan. Manalangin tayo. Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay. Ang mga may sakit, naway makita ng tahib lamang ng krus ni Kristo ang kanilang karamdaman. Manalangin tayo. Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay. Makalangit na Ama, pakinggan mo ang panalangin ng iyong bayan. At tulungan mo kaming yakapin araw-araw ang pagsubok ng aming krus. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Sa'yo, Panginoon.
mula sa aming kamay sa iyong kabutihan. Aming iaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong magiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawang kaniyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inayabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose naming obispo at ng tanang kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo iyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. The body and blood of Christ give me sin. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay sa kaliwang kamay, sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Taste and see that
Blessed the man who seeks refuge in Him. I will bless the Lord at all times. Praise of Him is always in my mouth. In the Lord my soul makes its boast. The hunger shall hear and be glad. Taste and see that the Lord is good. Blessed the man who sees refuge in Him. Glorify the Lord with me. Together let us praise His name. I sought the Lord and He answered me. From all my terrors He set me free. Announcement. Kung kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas noong mga nakaraang taon, ay maaari nyo na pong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21, pagkatapos ng ikalima ng hapon na misa. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday, February 22. Maraming salamat po. Patuloy pong pinapaalalahan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard sa ilalim ng alert level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agad na tayong magpabakuna at booster. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsala mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas.
Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus alang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at maawaing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati